Okay, so punto tayo dito sa plastic centroid ng concrete column. Okay. So, with respect to centroid, meron tayong dalawang uri ng centroid. No? So, meron tayong tinatawag na geometric centroid and meron din tayong tinatawag na plastic centroid with respect to concrete column. Okay? So, if we talks about geometric centroid, okay, so this is based on geometric shapes, okay? For example, gustong ipahanap sa iyo na yung geometric centroid ng column natin. So, kinukonsider mo lang yung shape nung concrete column natin. Kung rectangular column yan, so alam mo na, no? Kalahati lang nung length tsaka yung width niya, no? Di ba? And meron din tayong tinatawag na plastic centroid. So yung plastic centroid yan yung location of the resultant force caused by the tensile force and compressive force, no? So tensile force for steel reinforcement and compressive force is due to concrete. So yung kinaganda ng plastic centroid is nakikita natin kung, for example, alam natin yung concrete column natin is may bakal yan tsaka may concrete, di ba? So yung mga bakal yan, mag-i-exert yan ng mga force, ganun din yung concrete, mag-i-exert yan ng force. Ngayon, yung issue mo is saan yung location ng mga resultant nila, di ba? So, yun yung plastic centroid, yung location ng resultant force nung lahat ng tensile forces tsaka compressive forces na nag-a-act dyan sa concrete column mo. Okay? So, for instance, meron kang rectangular let's say square column, no? And then, makikita mo na symmetrical din yung, di ba? Meron kang 3, 3, 3, and 3. Okay? So, symmetrical din yung reinforcement niya. So, makikita mo dito na yung geometric yung plastic centroid nito is mas nandito din sa gitna niya. Di ba? Yan yung kinaganda nung plastic centroid. Okay. So, I hope klaro yan. Ano pa? Okay. So, pero with respect dito sa T-section, yung T-section na to. So, makikita mo na irregular yung shape niya. Na? So, malabo mag-equal yung geometric centroid tsaka yung plastic centroid. So, more or less, yung plastic centroid is mag-a-act dito banda, no? So, depende yun, which is yun yung kukomputin mo. So, assume mo na lang na andyan, no? For instance lang. No? So, makikita mo na hindi tulad dito sa square footing na madidetect mo na agad, eh. No? Dahil sa symmetry nung reinforcement tsaka yung geometric shape ng column. Pero dito sa T-section, so medyo irregular yan, so medyo complicated din. Okay? Okay, so example tayo. Example ng plastic centroid. Ah, wag muna. Meron pa pala. Okay, so yung mga tensile force tsaka yung compressive force, meron tayo dito. For concrete, alam natin that is just stress then area ng concrete. So yun yung compressive force niya, di ba? Familiar na kayo dyan, eh. Dito naman sa steel, meron tayong dalawang case. Yung case 1 is pag ini-neglect mo yung concrete holes, so
FY lang times yung area ng steel bar. And yung case 2, i-consider mo yung concrete walls. So, bali, i-deduct mo na yung stress ng concrete, di ba? Kasi kinoconsider mo na yung displaced ng concrete wall. So, i-deduct mo yan sa FY. So, parang yung formula mo is FY minus 0.85 FC prime times ESD. So, minsan sa problem, binibigay yan, whether considering concrete walls or sabihin niya, neglecting concrete walls or sabihin niya considering concrete walls. So, if nangyari naman na di niya sinabi kung anong case, so, automatic case 2 yung gagamitin. Okay? So, ganun kasi yung analysis ng concrete column. Okay? So, yun. So, example tayo. Okay, so example. So meron tayo ditong T section ng concrete column. So it is reinforced with 1 2 3 4 5 6 7 8 9 na tag 25 mm main bars. So yung mga dimension niya are all given in millimeter. So yung FC prime is 21 MPa and then yung FY is 415 MPa. So makita natin dito yung line 1 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pala, no? 10 millimeter diameter bar. Okay? So, yung tanong niya, ano daw yung geometric centroid from line 1? Ito yan. Ano daw yung plastic centroid from line 1? And ano daw yung bending moment due to PU na 6,500 kilonewton factor. Okay? So, ano daw yung bending moment dito? Yan yung hahanapin natin. So, yung location ng PU, it must be given. Wait lang. Kulang siya eh. Hanapin ko muna. Dapat given yan. So, okay. So, that is located at 270. So, andito siya banda. Ipahin ko na lang yung kulay. Ito na lang. So, andito yung PU. Parang ano yan, normal to paper, pero ganito na lang yung pagka illustrate ko. Huwag na lang. Ngayon na lang. So, andito siya banda. Okay? So, parang andito siya nag-act. Okay? Andito yung PU natin na kilonewton at distance 270 mm. Okay, so yan yung location ng PU. 270 mm from line 1. Sige. So, yun na, no? So, yung concern natin dito is saan yung location ng plastic centroid. So, sa next na video na lang, no? Kasi medyo mahaba din isulte. So far, yun lang yung concept ng plastic centroid. Okay? So, parang location lang yan ng resultant ng mga tensile force tsaka compressive force. Okay? So, ito naman yung mga value ng compressive force tsaka tensile force. See? So, continue na lang ako sa next na video. Thank you.